8 7 6 5 4 3 2 1 What's up mga katropa? Welcome back my YouTube channel. So yan mga katropa, punta tayo ngayon dun sa ano, sa isang area po na papunta po ng Bridge 7 para makita po natin yung naikabit po nila ron na street light, yung traffic light po. At titignan po natin yung traffic light naikabit nila. May bandang Bridge 7 po yung pinaka traffic light po eh. So titignan po natin yun kung ano po yung mga naging bago-bago po ng mundo sa Bridge 7. So tara mga tropa, samahan nyo ako para makita po natin yung mga yung area po na sinasabi ko po na pa sa Bridge 7 po. So yan ha mga tropa, kapunta na tayo ron. So mga tropa, minsan talaga may totally talaga na ang area po natin, minsan po talaga critical, minsan po hindi. At talaga yung mga critical po talaga po minamadali po yan para madali po siya matapos. Kailangan po talaga sa mga katropa to bago po mag World Cup, kailangan po talaga may pinakalino po to. Kasi nga po papasyalan po to ng mga tourist po, mga turista po, papasyalan po nila to. Kasi ito talaga napaka, yung area project natin po na to, talagang napakaganda po siya niya pag totally talaga po natapos yung mga tropa. Kasi halos lahat mga katropa na andito po lahat, halos lahat ng mga katulad po niyan, mga hospital, eskwelahan, halos lahat mga katropa na mga mall, andito po lahat. Kasi ito mga katropa, ito pong area na po natin, ito mga katropa, talagang napaka nasa dulo po to, pinakadulo po to ng Lucel. Kasi dati po talaga ito mga tropa eh, sa ano po siya mga tropa, ano po siya ito dati, yung disyerto, disyerto, dagat po siya. So tinambakan na tinambakan, ginawa na lang po siya ng ano, pagtambak-tambak. So ginawaan po siya ng pinaka, gagawin po siyang island. May mga katulad po, katulad pa rin mga tropa, yung mga pinakita ko po sa inyo ng mga dagat-dagat po sa gitna po, pinaka island po yan, bali na papakikutap po siya ng dagat mga tropa. So yun po yung mga tropa, yung mga may pinapakita ko po sa inyo, talagang mga pagbabago po yan na nagaganap po rito sa ating work sa Jerry mga tropa. So pasensya na kayo mga tropa kung medyo mahangin-hangin at medyo maingay po ang pag-vlog po natin, kasi medyo po talaga mahangin po talaga mga tropa at sunstorm na naman po. Kaya yung pag-vlog po natin medyo maingay kasi mahangin po talaga. So yun mga tropa, pupunta po tayo sa may banda sa Bridge 7. Titignan po natin yung mga katropa, yung area ron mga katropa na ano, yung naalala nyo po yung mga latest na vlog ko po, na sabi ko sa inyo binapakpiling na po yung sa may Bridge 7, yung kalsada po, yung kadugtungan po ng Bridge 7 na tulay. Titignan po natin siya mga katropa, kasi naispalto na po yata yun, hindi pa ako sure kung naispalto na siya. So wala na, okay na mga katropa. So yan mga katropa, medyo malapit-lapit na tayo yun, nasisinagan ko na mga katropa, ispalto na pala to. Itong area na to, sinasabi ko sa inyo before na mga latest vlog ko po, na pinapakpiling po itong kalsada po sa may Bridge 7, na road po rin sa may Bridge 7. So ayan mga tropa, kung nakikita nyo po yan, may backfilling na po siya, maano na siya mga tropa, asfalto na siya. At daan tayo rin sa kabila para makita po natin yung kabilang area rin po. Medyo mahangin ang ilan talaga mga tropa, medyo maingay lang po, pasensya lang po kayo mga tropa, talagang medyo maingay lang kasi sobrang hangin po talaga, nagsasanin po ang sunstorm tsaka yung hangin po. So yan ayan mga tropa, so ispalto na rin pala to, yung sinasabi ko sa inyo dati before na may maliit na runabout. Ayan, ito na pala, may ispalto na pala siya mga tropa. Ispalto na pala siya. So ayan na, ayan na mga
katropa, nakita nyo na po yung ating mga pagbabago po dito na nangyari po rito sa may bridge 7. And then pupuntahan po natin doon mga katropa yung sa may sa phase 2 po. Tingnan po natin doon yung area po na nag-umpisa na rin po rin mga katropa ng ano, ng pinaka wall po niya, yung mga yung malalaki po na tangke po ay nilalagyan na po ng wall. Start na po sila, nang starter na po sila ron mga tropa. So, papakita ko sa inyo mga tropa at pupuntahan ko natin doon maya maya at para magkaroon din po kayo ng idea kung paano example yun. So mga tropa, papakita ko muna sa inyo yung traffic light na naikabit na po rito sa may center po ng bridge 7. Sa inyo yung traffic light po, yung ano yan, yung signal light po ng sa bridge 7, yung malaki po na signal light na para sa mga runabout po. Yan, papakita ko muna sa inyo mga katropa. And then after, pumunta po tayo ron sa sinasabi ko sa may base 2 po na ginagawa na po nila ng wall, yung pinakabakot po na malalaki po na tangke po. So yun po yung papakita ko rin po sa inyo at para magkaroon din po kayo pinaka idea rin po mga katropa. So yan mga katropa, kita nyan, ayan na po yung pinaka street light ng bridge 7 po. So yan mga katropa, pumunta na tayo sa sinasabi ko na ano, na wall, yung ginagawa po ng wall ng mga katropa natin para ron sa phase 2 po. Puntahan po natin para magkaroon po tayo ng pinaka idea ano po yung mga pagbabago na gaganap po rito sa ating worksite po. Sa mga katropa, hanggat nandito po tayo sa project na to, ibablog at ibablog po natin yan yung mga updated para i-update ko po kayo para magkakaroon tayo ng pareho ng idea, magka-idea kayo kung paano ginagawa ng mga tropa natin. So yan na mga katropa, dito na tayo sa pinasabi kong pesto, yung mga malalaking tangke po. So yan mga tropa, nag-start na pala yung pinaka pedestal po rito. Yan po yung mga, ayan po yung pinaka pedestal mga tropa. Yan po yung mga pedestal na pinakabakod po nitong mga tangke na po to. Yung pesto na to, malalalim yan mga tropa. Naalala nyo siguro mga yung mga latest na vlog ko po, kung gusto nyo makita po yung mga sinasabi ko sa inyo na malalalim, yung may mga pamagat po yata siya ng mga pamagat po siya ng mga buhis buhay, ito po yun mga tropa, ito po yung mga tangke na yun, malalalim po talaga to, kuma almost 30 meter po to, itong mga tangke na to, yan, sinlalim po nyan, puro mga 30 meter po ang lalim po nyo mga tropa. Kaya kung gusto nyo pa makita po kung ano po yung pinaka lalim ng tangke na to mga tropa, pasyalan nyo po yun, mag silipin nyo po yung mga pamagat po niya ay buhis buhay po. Kaya po yan yung mga dati pong ginagawa natin mga tropa natin. So ayan na yung mga tropa, yung ano, yung ito na yung ano eh, ito na yung pinaka wall niya mga tropa. Ayan, yun na yung pinaka-wall nya. At yun doon pa, mayroon pa rin sa kabila yung karugtong. So ayun yung karugtong po nya. Tapos, hindi pa siya na ano, hindi pa siya natapos, totally binabackfilling pa rin po siya mga tropa. Ayan, kasi magdudugtong yan dito, mula rito nagdudugtong po yan mga tropa. So titignan po natin sa may kabila, yung sa kabila nung pisa na rin siya, yung sa wall po nya mga tropa. Paikot pa kasi ito mga tropa, yung pinaka-wall po niya, paikot po yan. So yan, nag-start na rin pala siya mga tropa sa kabila. Ayan, nag-start na rin po yung pinaka-kabila niya. Parehas lang din po siya mga tropa, parehas lang din po yung pinaka-anin to, yung pinaka-wall po niya. Ayan. So hindi pa siya talaga totally nag-join, kasi malaki pa yung pinaka-backfilling nito. Yan yung mga tangke nga mga tropa, yung sinasabi ko po sa inyo ng mga buhis buhay, yan po yan, yan po yan yung mga lalim, ito yung PS2, yung pinakamalalim po na tangke.
Yan, umabot ng 30 meters po yan mga tropa. Yan, dan basta yan mga tropa. Ulitin ko po ulit, kung gusto niyo po talaga mapakita po yung sinasabi ko to ng mga tangke na malalaki na punto. Munta po kayo ron sa mga latest vlog ko po, yung kamagat po niya ibuhos buhay po. Yan po yung mga natin mga tropa. Mga nampisahan po kung paano ginawa ng mga tropa natin, kung ano yung sinasabi ko po na buhay buhay. Ayan. So basta mga tropa, itong vlog po natin na to, i-update ko po kayo kung ano po yung mga nangyayari at nagaganap ito sa area po natin mga tropa. So talagang medyo sorry po talaga ulitin ko mga tropa, sorry po, at medyo maingay po ang ating vlog ngayon kasi nga po talagang mahangin po siya at talagang naglalaban po yung hangin tsaka yung sandstorm po. Ayan na mga tropa. So yan, nandito yung mga katropa rin na yung ginagawa rito sa mga pa sa steelyard. Papakita ko rin po sa inyo yung mga ginagawa rin po nila na mga pinapagpunin po, ginagawang precast po. And then after noon, kasi sa mayo kasi ito mga tropa, fabricated po rito sa precast po yung ginagawa po nila. Kinukongretuhan po ito rito, precast po siya, ginagawa po ng mga katropa natin. Binubuo po nila yung materials dito, and then after pagdating sa site po, ikakabit na lang po yun. Yan yung ano rito mga tropa. Yan, bali ito mga tropa, naka-precast po yung mga yan. Yan. Bubuusan po yan dito, ti-precast po. And after pagdating po sa site, kakabit na lang po yan. Katulad po yun mga tropa. Yan po, cover po ng manhole yan. Naka-precast na po yan. Kakabit na lang po ng mga tropa po natin yun. And then ito naman po yung mga bago po sa kongkretuhan. Ito po yung kanilang mga ginagawa po na bakal po. Mga reverse po ng fabrication. Ito tinatawag po rito banda rito mga tropa, steel yard po ang tawag dito. Kasi nandito na po yung steel yard po ng mga materials po. So yun. Yan ang mga tropa. At ayan po ginagawa ng mga tropa, yung cover po yan. Cover po yan ang ginagawa ng mga katropa natin. Cover po yan ang isang manhole. So yan. Yan ang mga tropa.